May unit tayo ngayon na Innova. So ito, ang gagawin natin dito ay nakailaw yung timing belt nya, so i-reset natin. Yan, so ito, ito yung unit natin ngayon. Nakailaw yung timing belt nya, so pinalitan na daw to ng timing belt, pero nakailaw pa rin. So hindi alam nung mekaniko na nagpait ng timing belt kung paano ma-reset yung timing belt light. So ang gawin natin ngayon ay i-reset natin. Yan, so dito tayo. Paano ba mag-reset? Yan, so i-reset natin yung timing belt. Try muna nating paanda rin. So yung aircon. Yan. So kita natin T-belt. Okay, unit natin Toyota Innova. So paano ba mag-reset nito? So ganito lang, turo natin sa inyo para di na kayo mahirapan. Hawid ko na dyan. Ano? Sulaw, leo kayo. Yan, so paano ba mag-reset ng timing belt? Ganito lang. Tingin lang kayo, ha. Dito. Content vlog vlog. Yan, so simula tayo sa start. Pandarin muna natin. Yan, tapos hanapin natin yung Udo. Yan, sa Udo tayo. Tapos steady pose. Yan, tapos patay ng engine. Tapos steady lang ang pose natin. Steady lang. Pagkatapos ay bitiwa natin yung pagkapindot. Yan. So yan, so lumabas na yung number. Round lang natin ng 1 to 20, tatlong disis. Yan, 1 to 20. Pagkatapos ay sa 1 to 20, pagpangatlo, stop tayo sa 15. Yung pagka 15 ay steady pose lang hanggang sa mawala yung timing belt light. So bago natin bitiwan, pag nawala na yung timing belt lights. Yun, so nawala. Try natin paanda rin kung okay na ba. Hello, boss. Oh. Ako nang gitaod. Nag-send ko nimo video. Nag-send ko nimo video na sa Messenger. Oh. Tanawa, wala man. Apiki man. Apiki kayo. Yan. So, napaka-easy lang. Paano ba mag-reset ng timing belt? So, nakita ninyo yun. Napaka-basic. So, ito pala yung tindahan namin ng mga auto parts. Tapos highway dito. Yan naman yung shop namin. I-pull out mo. Eh? Okay, dito, oh. Yan, may mga basic din kami dito na tinatrabaho. Wala na. Bili ka sa black naman o kanara? Wow, sino bang nagtrabaho dito? Ano bang nilagay nila na pandikit dito? Sigman. Sobrang kapit. Ayaw na matanggal ng head gasket. Pero ang problema, ganun pa rin, overheat. Yan, so ito yung basic na trabaho namin dito, overhauling. So marami namang nakakaalam ng overhauling, so hindi na tayo mag
po-focus dito. Dito lang tayo sa mga madalian lang, yung mga troubleshoot. So yung mga ganyan, hindi na muna tayo dyan. Yan, so may isa din kaming bear hole dito, V6 engine Isuzu. Yan, so may pisa pa kami na inaantay dito. Yan, so basic lang naman tong mga overhaul, so hindi na tayo gagawa pa ng mga video dito kasi marami din namang gumagawa ng mga vlogger dito na kung paano tanggalin at i-install yung engine, so hindi na tayo dyan. Dito may overhaul din kami dito na isa, ito Isuzu Puigo. Yan, so malapit na tong matapos, yung radiator na lang yung inaantay namin dito. Naka-under na to, kaso yung radiator ay pina-overhaul din namin dun sa radiator shop kasi marumi. So yan, kita natin yung mga gasket na ginamit namin. So bagong overhaul din namin to. Hindi na ako gumawa ng video kung paano to binaklas kasi basic lang naman to. Hindi naman tayo kailangan gumawa nito kasi halos lahat ng mga mekaniko dyan ay alam naman kung paano itong trabahuin.